Ito naman kay Inday Sara, kakaiba naman ang istorya ni Inday. Ito naman ay halatang-halata naman na pinagkakaisahan ng kaliwa at ng mga kaalyado ng administrasyon. Nananahimik sila dun eh. Alam naman nila na walang katotohanan yung mga paratang kay Inday Sara. Kasi nga, gusto na nilang gibain ito habang maaga pa. Dahil ito ang mangunguna sa halalan sa susunod na presidensya, 5 years from now. Katagal pa eh. You think expected na ito ng camp ni Vice President Sara Duterte na habang kahit malayo pa ang next presidential elections, gagawin lahat ng paninira? Expected yan sa kalaban, hindi sa kakampi. Mm-hmm. Eh, ang problema. Pati yung kakampi. Like it, Joy. Lihim na sinisiraan siya. Mm-hmm. Kunyari, hindi. Pero obviously yan. Kunyari hindi, pero yung pala, kalaban din pala. Sabi nga ni Anthony Castelo, balat kayo pala ang buhay na ito. Gusto ko yung balat kayo pala. Or Attorney Sal, doon naman sa survey natin, kahit pa nag-drop sa survey si Vice President, mataas pa rin naman compared to sa mga kasama niya. Alam mo yan, hindi ako naniniwala. A drop of 15% is so huge. 11% is also big. Pang ano na lang yan, kung mga pampalubag loob ang tawag doon. Kaya pinasabi ko nga, ano ba ito? Ito ba eh, cause ng paninira? Mm-hmm. O is this a portent? Mm-hmm. A foreshadowing of events that will come. Mm-hmm. Could be a political upheaval. Mm-hmm. It could be a handwriting on the wall. Marami akong tanong eh. A handwriting on the wall that says? Ibig sabihin eh, ito eh, baka nagbabadya ito ng hindi magagandang pangyayari. Kala ko na sasabihin mo na, walang permanent na friends sa politika. Anyway. Pwede rin namang ito eh, makakabuti rin in the sense na, maaaring ito yung wake-up call. Mm-hmm. Ginigising na. Parang sinasabi, Mr. President, yung mga ibang in-appointment niya na nadadala ka sa baba. Mm-hmm. Diba?